sa negative side na to eh. So saka lang siya magre-reading pag naliktad mo. Ayan o. Diba? So ito yung magiging kondisyon nyo kasi sa regulator. Ito yung voltage regulator, yung EBR. So ba ito yung stator. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So sa video ito guys, tuturo ko sa inyo kung paano i-convert itong IC regulator sa voltage regulator. So tuturo ko sa inyo kung paano i-convert ito. So bago nyo buksan guys, kailangan nyo lagay ng tanda ng marking para pagbabalik nyo alam yung location mo ng ito, yung bracket nya para sa bracket. Atin mo nang paghiwalayin guys, atin bubuksan. So yan yung gising yung loob. Bali, sira na kasi itong ano nyo, yung IC regulator, ito. Ito yung IC nya. Sira na ito, so i-convert natin sa voltage regulator. So bali, ito yung stator. Stator nyo, ito yung arm, yung rotor. Yung rotor nyo, ito yung slip rings. Itong dalawang ito. Itong kulay tanso. Sa bali dyan malapat yung carbon brass ito. So, bali ito yung diode guys. Pagko-convert natin guys, pagko-convert natin sa voltage regulator, kailangan natin siyang siyempre kailangan natin alisin ito yung mga tornel yun na to. Ihiwalayin natin. Kailangan ng Phillips screw. Tatanggal. So, bali lahat ng connection na to guys, alisin. Paghiwalayin. Ito. Ito. Tanggalin natin ito. Kailangan mo ng panghinang soldering iron na medyo matas-tas yung wattage. Ito, alisin din. Ito, alisin to eh. Pag-iwalayin din natin to. Kasi ilalabas natin yung para sa neutral. So, kayo itong sa carbon brass. Itong sa carbon brass. Yung kabilang carbon brass at ilagay sa negative sa earth, sa ground. Saka yung kabilang connection ng carbon brass, ito ipapunta sa field coil, papunta sa regulator. So, pinakita ko lang yung loob guys, para alin yung alisin natin. Kasi meron ako isang nandito, meron ako isang alternator na baklas na. Kapareho din ito. Sino lang ating pag-iwalayin ang loob para mas madali. So, bali, meron na ako rito, guys. Naka-ready na.
So may nakita nyo kanina sa isang alternator. Ayan nyo. Diba? Tingnan nyo kung saan ang tanggal. Ang tinanggal ko. Ito. Yung connection nito. Papunta sa IC regulator. Lahat ban ng ano, lahat ng alternator guys, isa lang naman ang connection sa loob. Paghiwalay nyo lang yung IC regulator sa diode. Para hindi magkakaproblema. Para wala, para itong diode na to, wala siyang connection sa IC regulator. So ito lang yung kakalasin ko. Kailangan nyo kasing ano to, kakalasin lahat para pagkukumbat sa loob. Pero ito guys, na ano ko na ito, na napagtanggal ko na yung connection sa carbon brass sa IC regulator niya. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung pinatanggal ko. Ayan. Diba, pinaghiwalay ko na siya. Hindi ko siya pinag... Yun. Tinanggal ko na. So, isin ko rin itong sa stator. Dala nyo rin makuha. So ayan. Ayan siya. So bali guys, yung itong ito pa po sa neutral ito eh. Itong may kung sa atin to ano eh. Ang tawag ito spaghetti tube. Ito yung isolator na ito. Kaso tigas lang. Kinabit ko na eh. Ayan. So, kailangan rin ng spaghetti tube o kaya slaving tube to eh. Ito. So, pwede rin yung ano, yung shrinkable tube iniinitan. Pag walang wala, di pwede rin yung integral tape. So, bali ito guys. Yung dulo nung rewind nito, yung ito to, yung dulo nito, bali dulo-dulo to eh. Yung dulo ito dito pumunta sa neutral, lahat ng dulo ito dito pumunta to eh. So yun ang pagsasamahin nyo, yun ang hanapin nyo sa sakali nga, pero halos lahat naman nakabukod na siya. So yun lang kukunin nyo, kakabitan nyo ng wire pagpunta sa neutral, papuntang ano, siguro dito external na, saka itong diode. Ito yung diode nyo guys. Kasi pag baka may magtatanong kung paano pag-check ng diode. So madali na pag-check ng diode guys. Kaso nga lang ano to, matrabaho siya. Kailangan pa itong alisin isa-isa. Tanggalin mo itong hinang. Alisin nyo isa-isa. Pero ito naman, pakita naman dito na walang problema ang diode kasi... Kasi mapapansin nyo naman pag may problema ang diode. Kung pumutok yung diode. Tapos may puno na to. Makikita nyo parang may puti. Mapapansin yung hinang niya bumitaw. Dito. Ano to guys eh. Itong side na to. Ito to. Ito nakalapat sa ground, sa earth. Sa negative. Sa body nung housing nung... alternator, bali ito yung ground, yung negative na diode. Itong isa, positive na diode. So, bali, naka-series sila dito. Para, kasi pag walang diode, ang output nito ay AC.
So bali itong diode ang magbibigay ng DC, kukumbert sa DC, pwede ba sa diode. Dito naman sa carbon brush guys. So kasi yung kumakapasin nyo. Kung mapapasin nyo itong isa, sarado, di ba? Pero may tama na rito, kita mo, pumutok na ito. Kapapasin nyo sa carbon brush, ito sa IC niya. Buo, di ba? Meron sa silicone, kasarado. So, ito nakakabit pa rito. Ito tinanggal ko. Pinaghiwalay ko siya. So, bali itong isa, ayan, no? Mapapansin nyo. Binuksan ko siya. Tinanggal ko yung silicone na yan. Binuksan ko. Kasi hinanap ko rito yung connection nito nito. Saka ito. Pag ihiwalay nyo rito. Sakali yung dito nakakabit. Ihiwalay nyo. Ibubukod nyo. Ilalabas nyo siya. Lalagyan nyo ng wire. Ilalabas nyo. Para yun ang wire na yan papunta sa voltage regulator. So bali ito. Hinanap ko na siya. Nakita ko na. So, balito na yung itsura niya. So, kukuha ako ng tester para sigurado tayo. Para alam niyo rin. So, ito guys. Gamit tayo ng tester. So, bali ating isit sa continuity ang tester. So, pag pinilapit ko itong dulo, ito tunog. O, diba? Wala. So, ating testing guys. Kwede makita, pakinggan nyo na lang ang tunog. Bali isang wire lang ginamit ko kasi yung kabila nung ng carbon brush dito lang nakapunta yun eh, nasa body na mismo. So, chichikin natin, hanapin natin kung saan yung connection niya para may palagyan natin ng wire palabas. Bali ito, ipapakita ko lang sa inyo. So, bali ito wala. So, bali ito yung connection niyan. Ito. Itong carbon brush na to. Ito na. Ito kasi hinahanap ko na siya eh. Bali, you know, inilabas ko na. Nag-jumper ako rito, nilay ko rito. Tapos itong isa, hanapin natin kung saan yung ground niya. Dito wala, di ba? So, bali, ang ground niya, dito na sa, ito na. Yun na. Ito na yung ground ng isa. Kuha niya ba? Ito yung isa, yung sa taas, naka-body ground na, dito na sa may ground ng carbon brush. Yan. Tapos itong isang carbon brush, ito, yung may wire, nilabas ko. So, yan. Yan ang magiging, ito papunta sa field ng regulator. So, pagtitesting din ito ng rotor, guys. Ito. So, ito rin, tester din. Continuity din. Yan na. Dapat meron siyang continuity. Kasi pag wala continuity, ibig sabihin, putol yung rewind. Saka meron pa rin, ano guys, meron pa rin, hindi mo siyang i-direct sa battery po, chichik. Kasi may mga, minsan may problema ito. Kumbagay grounded ba na. So, kailangan natin ng battery. Check natin. So, ito. Ito, kailangan natin battery. Positive. Negative. So, kapag check ito guys, wala namang problema polarity. Ito.
kahit alin yung positive or negative. Kailangan siya mag-spark siya ng kulay blue. Itong tapi mata. Yan, kailangan mag-spark siya ng huwag naman yung spark na namumutol, yung nag wala. Ayan. So, mas the best, kuha ko ng putihibla ng kawat. Ito. Pag may problema kasi ito guys, yung rotor, ito, puputulin niya. Yung spark siya, puputulin niya ito. Dito may laman ka may problema itong rotor. Kung shorted baga, kung grounded. So, ito hindi. Yan o. Dapat babaga. Kung may problema ito, babaga yan. Pag binabad mo. Pero ito hindi wala. Saka lang siya mag-spark. Pag kiniskes mo. O. Wala. Ayun. Madumi. Kailangan limisan eh. Yan. Diba? Hindi siya iba yung kulay ng spark niya. Kulay blue. Yan. So yun guys ang check nung baka kasi akala nyo IC ang may problema pala yung rotor. Kailangan checkin nyo rin bago nyo i-convert sa voltage regulator. Saka dapat tingnan nyo ito kung hindi siya sunog. Sakasakali ah. Kasi makita naman na sunog eh. Iba yung kulay, hindi siya kulay pula. Itim. Sa diode. Pwede nga check sa diode. Pakita natin po check ng diode. So, lagay ito sa diode. So, ayun. Ayun, makikita nyo. Ayun, may isa yung diode. Checkin natin para alam niyo na rin ito negative itong sa baba. Check lagay natin ito, dapat dito papalo eh, walang reading baga pag nasa negative itong kasi negative side na to eh. So, saka lang siya magre-reading pag naliktad mo. Ayan o. Diba? So, ito yung positive. Kasi ito yung positive pala. Yung kulay pula ng probe test, ito yung positive. So, ito, itong may bolt na to, ito yung positive ng diode. So, checkin natin. So, wala, diba? Pag pinagpalit natin at ilagay yung negative saka sa papalo so binbo yung diode bin so ibabalik na natin guys so bali ito pala yung correction nyo kaysa sa ano ito yung correction nyo sa ito yung magiging connection niya sa regulator. So, ito yung magiging connection niya sa regulator. Ito yung voltage regulator, yung EBR. So, ito yung stator. Ito yung diode. Ito yung neutral, yung tatlong magkakasama. Ito yung rotor, ito yung slip rings, yung kanyang sinichick ko. Ito yung carbon brush. So, papasahin tayo na. Ito yung ground. Yung earth, naka-ground siya. Ito yung connection ng ito. Yung ganito guys, yung makikita, lahat naman ng ano, lahat ng voltage regulator mayroong ganito. Yung EBR.
yung new era na model. Meron ganito. Pag meron ganito kasi yun ang positive, yun ang ignition. Bali ito siya, napatapat ko dito eh. Ito yung ignition. Sa on ito, ignition on, nilalagay. Tapos yung sa field coil, ito. Sa field to eh. Tapos yung ground isa katapatan sa baba sa ng ignition ng ground. Tapos yung neutral na sa gitna. Yan. Tapos itong sa baba sa tapat ng neutral, ito yung sa indicator, battery indicator. Ito yung kakabit. Tapos itong nasa tapat ng pel, ito yung sa ignition o sa battery. Pwede rin, pero pwede rin sama sa ignition. So, accessories pwede rin sa isama. Yun ang question niya, guys. So, buuin ko to. Tapos, chichikin natin pag naibuo na. Para ma-check natin sa labas. Yung ibang alternator, guys, meron pa siyang kasama rito, meron siyang washer dito, yung iba kasi ito ano na siya, meron na siya hiwalay. Dapat to bawal tong lumapat sa body ng alternator kasi ano to, positive eh. Dito nakakonik yung positive na wire. So pagbabalik, guys, kailangan ng panundot para doon sa carbon brass. Kasi pag wala, pag hindi nyo to, yung carbon brass, pag hindi nyo siya is, dapat ito nakatago eh. Kasi para hindi siya bumanga sa dito pagbabalik. Kailangan ng panundot. Mayroon ang butas sa likod. Lahat ng alternator meron ganito. Meron sundutan sa likod. So, ano ito, guys? Hindi na naman lahat advisable sa lahat ng ng sasakyan, lahat ng modelo ng sasakyan. Sa mga lumang modelo, pwede ito convert. Pero sa mga bagong modelo ngayon, medyo alanganin convert. Kasi computerized na lahat eh. Mga lumang modelo, pwede ka ito. Pwede ka mag-convert ng mga regulator. Voltage regulator. Pero pang sasali nga pang emergency. Sakaling sa lugar na wala kang mabilang piyesa, inabot ka doon. Ibig sabihin, meron kang pang paraan para magamit ang sasakyan, makauwi. Iko-convert sa voltage regulator. So, ipabalik natin. So, ayan na, nakatago na yung carbon brass. Diba? So, para hindi siya tama ng bearing. So, sa kayong tanda kanina, ito. Wala ko tinandaan ko rin ito eh. So, pagbabalik. Ayan. Kung
kung masipag guys, kung masipag, kung kasi pwede nyo rito i-ano eh, pwede nyo hanapin tong pin na to para magamit yung socket. Hanapin yung pin sa para sa carbon brush. Pwede rito eh. Pwede mo siyang ilagay dyan kasi matrabaho. Okay. So saka natin bunutin tong nilagay natin tusok para sa carbon brush. Yun. Lumalagot ako ngayon. So ayan. So yun dito, meron pa yun dito nakalagay. Hindi ko lang nailagay sa isa. So ngayon, checkin natin dito sa labas. Gapit yung battery. Palit. So negative. Gabit natin. Ito ay positive. Ayan. So, itong positive guys. Pag-check natin. At hindi ka na naman dito eh. So, kanina nakita natin naka-ground yung isang carbon brush. So, ito yung ground to. Para ma-check natin itong field. Ayan guys ah. Diba? Ayan. Ito yung pill. Nawawala. Saka pala guys, makikita nyo siya magmamagnet. Magmamagnet dito. Yan na, wala magnet, di ba? Wala. Pag nilagay ko to sa ng supply itong pill, yan na. Yan na. Nakamagnet na siya. Magmamagnet yung rotor. Tagalin ko itong wire. Diba? Ulitin ko. Kakabit ko. Diba? Yung guys ang pag-convert, pag-check. So yan guys, pahabol. Ito yung actual na voltage regulator. Ito yung sinasabi ko kanina, yung bilog na yan. Ito yun eh. Ito yung sa ignition. Ito ignition. Ignition, neutral, fail. Tapos ground, battery indicator, ito sa battery, pwede nyo pagsamahin ito eh, ito sa battery, sa ignition, pwede nyo pagsamahin, kasi naman nilalagyan naman, kumisan, kahit wala na to, kumisan kasi hindi nag-automatic itong voltage regulator, pag nag-overcharge, kasi may option din siyang pwede mo siyang lagyan ng supply, pero pwede rin hindi, optional siya, pero mas okay talaga kasama siya sa ignition. Ito yung 12 volts, yung sa 24 guys, yung connection na 24, ito 24 volts to eh, iba naman sa 24 volts ng connection. Sa 24 volts yung connection, ito yung sa gitna, ito yung ignition, gitna na to. Yung sa baba, yung katapat ng ignition, ito yung field. Ito yung field. Tapos itong isa, ito yung sa neutral. Tapos ito, ito yung ground. Ito sa indicator. Ito, battery indicator. Pwede rin itong isama mo sa ignition. Ito. Ito yung 24, yung isa 12 volts. Ito 12 volts. Sa drawing kanina, sa diagram na 12 volts.